Hello guys, we're back. I'm here, Daddy JP, at ngayong episode to, pag-aaralan natin ang Chrome OS. So, ito yung mga tip and tricks na ibibigay namin sa inyo. So, alam naman natin guys na tayong lahat ay sanay sa Windows PC or Windows laptop pagdating sa ating mga operating system. Pero ano nga ba ang Chrome OS? Madali ba siyang gamitin? Mahirap ba siyang gamitin? So, malalaman natin yan guys. Let's check it out. So yun guys, we're back. By the way, bago tayo magsimula, sabihin ko muna yung device na gamit namin. Ang device na gamit namin is yung Lenovo IdealPad Chromebook C330. So, ito yung budget na Chromebook ni Lenovo. So, nabili namin siya sa yoga store around 13,000 ata, if I'm not mistaken. Nakasale siya noon. So yun, konting briefing muna ulit sa about sa Chromebook. Ang Chromebook ay ang Chrome OS ay ang operating system ni Google na may full desktop experience. So, ang kaibahan niya sa Windows na mas alam natin gamitin, syempre, yun yung nakasanayan natin. Ang kaibahan niya is, basically, lahat ng task mo is it's all about browsing. It's all about the cloud. So, andun lahat, naka-center yung operating system na to. So, guys, bibigyan ko kayo ng mga tip, tricks, at yung mga dapat yung malaman, syempre, tip and tricks na about sa platform na to. So, lahat ng Chrome OS na nagraan is, ang tawag nila is Chromebook. Or Chromebox naman. May Chromebox din kasi na Chrome OS. So, so karamihan ng mga ganito nila, laptop type nila is Chromebook ang tawag. So, guys, umpisa natin yung mga tips natin. So guys, ang unang-unang tip na may bibigay ko sa inyo kapag bumili kayo ng Chromebook is number one, syempre kailangan meron kayong Google account. So kung may Android ka, alam mo na yung dapat mong gawin, just log in your Google account and ayun na, magagamit mo na siya agad-agad yung Chromebook. So mapakadali lang gamitin ng Chromebook at madali lang isync yung mga dapat mong isync sa Google mo, sa Google account mo. So, ang second tip ko sa inyo guys, kapag na-setup mo na yung Chromebook mo, na login mo na yung account, syempre, ang pangalawa mong gagawin is, i-redeem mo yung perks mo sa Google Chromebook mo. So, pwede kayong pumunta dito. Yan. Yung google.com/Chromebook/perks. So, doon pupunta kayo ng mga perks nyo. So, yung iba sa ibang bansa, magigit mo yung YouTube Premium for 3 months. Ayan, Stadia. Sa atin kasi sa Pilipinas, wala yan. So, ang na-redeem ko lang dito is yung Google One. Yung storage. So, kapag ni-redeem mo yan, meron kang 100GB for 1 year. Libre yun. Wala kang babayaran. Kaya ako sinabing i-redeem nyo yun kasi sabi ko nga, ang Chrome OS ay nagdedepende yan sa cloud. So, we need more cloud storage pagdating dito dahil lahat ng task natin, halos lahat, sa cloud natin i-gagawin. Kasi, karabihan ng Chromebook ay limited lang ang storage kagaya nito, 64GB lang. So, for media consumption lang talaga to sa ibang Android apps. Pero pagdating naman kasi sa task mo, talagang heavily lahat, talaga sa cloud na lahat yan. So, yun yung second tip natin. So, guys, yung third tip naman natin is, ang gagawin natin is pupunta tayo sa settings. So, yan, pupunta lang kayo dito sa gilid, yung parang merong pill na bar. Then, settings. Yan. Dito sa settings, pwede mong i-search lahat ng gusto mong malaman about sa Chromebook. Pero meron akong tip sa inyo kung paano siya mas madaling gamitin. So, unang-una, check nyo muna kung merong update yung Chrome OS nyo. So, sa atin, updated tayo. Naka-beta version nga pala kung gusto nyo na mag-beta version. Pupunta ka dito sa What's New. Yan.
Sa watch nyo din makita kung ano yung bago sa Chromebook. Depende yan. So, nakalagay dito, the page will be updated on November 2021. So, sa 2021, mag-update yung page na yan kung ano yung bago sa Chromebook. So, kung bakit nga pala kayo pinapunta rito sa settings at dito sa what's new. Kasi nandito na rin yung perks. Kung gusto nyo i-redeem yung mga perks nyo. So, sa akin, wala na, na-redeem na. And ito, help. Yan. Kung medyo nalilito pa talaga kayo sa paggamit ng Chrome OS, lahat nung kailangan nyo malaman, nandiyan dyan. So, yung mga control keys, ayan, nandiyan dyan na lahat yan. Bagamat, hindi mo agad-agad malalaman yan, kailangan mo pa rin. May learning curve na tinatawag pa rin sa paggamit ng Chrome OS. So, kami, ako naman kasi medyo familiar ako sa Chrome OS, kaya medyo madali ko siyang nagamay. So, yung misis ko medyo natagalan kasi, actually, hanggang ngayon may learning curve pa siya. Kasi, iba talaga siya compare sa Windows PC operating niya. Pero, pag nakabisado mo, masasabi ko, mas madadali na kang gamitin sa kanya dahil sa mga added features niya. So guys, nandito na tayo sa ating tip number 4. Ang tip number 4 ko is pag-aralan mo yung gesture navigation ng trackpad. So guys, meron si Google na in-implement na gesture sa trackpad niya. Sa trackpad ng every Chromebook. So you have 1 finger, 2 fingers, and 3 fingers gesture. So, paano nga ba yung gamitin? So, una-una, syempre, yung one finger, yung katulad lang din sa ordinary na Windows laptop. So, sa two finger, ano ba ang pwede mong gawin? Sa two finger, ang pwede mong gawin is mag-scroll down or scroll up. As you can see. Then, sa three finger, ano mo pwede mong gawin is ito. Yan. So, kung may iba kang app, kunwari, Play Store. Ayan. Click mo lang yan. And, punta ka dito. Yan. So, pwede kang maglagay ng, i-add mo siya sa mag-add ng desktop dito. For me, hindi naman ako ganong multitasking sabi. So, okay na yan. Kung ano lang yung gamit ko, madalas ka, naka-close lang yung mga apps ko. Yun. So, ano pa yung iba dito sa gesture? So, pwede mong gamitin ulit yung two-finger mo. Two-finger, balik ulit tayo sa two-finger. Kunwari, mostly sa Windows laptop, kailangan mo itong gamitin para mag-back. Dito sa ating Chromebook, it's either, yan, ganun mo lang. Or pwede ka rin bumalik doon. So, parang phone lang siya, no? Kung aanoy mo. Yung kung paano siya gumana. Parang kung sanay ka sa Android, medyo yun, medyo madaling learning curve, pero yan. So ano pa yung isa sa two finger gesture? Sa two finger gesture, ito. Ito yung isa sa pinakagusto ko, pinaka-convenient. Ito. Two fingers, side of ito, o ito, for zoom. Yan. So parang phone lang din, di ba? So yun yung mga dapat yung matutunan sa gesture navigation ng trackpad ng kada Chromebook. So guys, kung meron pa kayong suggestion o hindi pa ako nabanggit, pwede kayo mag-comment. Thank you. So guys, ang tip number 5 natin is maximize natin yung mga Play Store or Chrome Store ng Google Chromebook. So sa Google Chrome OS, may dalawa kang option para magkaroon ka ng app. Unang-una is yung Chrome yung Chrome web browser. So sa Chrome web browser, nandito yung mga app na kailangan mo via web. May mga offline mode yan, pero madalas kailangan mo naka-online. Dahil ang Google Chrome OS ay talagang nag-work talaga siya sa online, kaya talagang napaka-seamless ng mga workflow mo kung lagi kang naka-online. So ayan,
Although may mga games din dyan, pero hindi ko na i-ano, i-elaborate pa lahat. So, yung mga basic na kailangan mo, nandito naman lahat. So, kung gusto mo rin naman na medyo mas maraming app na pagpipilian, syempre, ang pinaka-the best ay ang Google Play Store. So, Google Play Store, kagaya ng sa Android natin, ayan, andyan dyan yung mga games, apps na kailangan mo. So, ayan, kung makikita nyo, may mga titles dyan. I hope you can see. May mga titles dyan, play your favorite on Chromebook. So, yan yung mga optimized na Android apps sa Chromebook. Ayan. So, medyo maliit yung selection ng optimized app. Pero, actually, marami naman din gumagana sa Play Store. So, pakita ko yung ibang app dito na Android na games. Ito, games. So, ito yung mga games na na-download ko. Ayan yun. Oh, Pokemon Unite, Dead Trigger, Cinework, and yung yan, Modern Combat 5. Lahat yan gumagana sa Chromebook. So, yung maganda yung Modern Combat kasi pwede mong gamitan ng controller. So, nga pala, gumagana ang controller, Bluetooth controller sa Chrome OS. So, madali lang din isync yan. Kung sanay kayo sa PC, sa Android, kung paano mag sync ng controller, ganun lang din sa Chrome OS. So ayan, actually maraming games ang anak ko dyan. Lahat, halos lahat, lahat yun actually gumagana sa Chrome OS. So, mga kids na game naman is mga light lang yan, no? So sa mga medyo heavy games, ito lang yung sa tingin kong seamless naman yung paggana. Pokemon Unite, okay, gumagana yan. Dead Trigger, gumagana din ng maayos. Cinework, and yung Modern Combat. So, yun yung para ma-maximize natin yung ating app selection. So, pwede rin naman ito. Kunwari, pupunta ka ng... Oo nga pala guys, may nakalimutan ako dun sa gesture. Meron pa pala sa 3 finger. Ito. Kung gusto mong lumipat ng tab. So, ayan o. Nakikita niya, lumilipat tayo ng tab. Kaya ganun-ganun mo lang. So, yun yung nakalimutan ko. So, kunwari, punta tayo ng Twitter. Twitter, gusto mo siyang install. Ayan, pwede mong install yung Twitter. So, kung sanay ka naman sa ganyan, no? Ay, ito pala, re-recta ka pala nito sa Play Store. So, kung gusto mo yung web browser lang na Twitter, ang gawin mo is ito. Punta ka dito sa may dot dito sa tatlong dot dito sa pinakagilid. Then more tools, create shortcut, yan, then open window, checkan mo yung open as window, so mag-i-install siya na parang app, so hindi mo nakakailanganin yung pinaka browser, ang iyan lang mismo yan, sa Twitter lang mismo yan, yan, so yun yung para ma-expand mo pa yung app selection mo. So guys, susunod naman tayo. So tip number 7 tayo. Sa tip number 7, know your app. So ano nga ba yung mga app na dapat mong gamitin sa Chromebook? So ito, unang-una kung mahilig ka sa streaming, available ang Discovery Plus, Netflix, syempre YouTube available din sa Play Store. Kung gusto mo ng mobile version ng mga yan, ng mga streaming platform. Ngayon, kung gusto mo naman din ng web browse, web app, pwede rin. Pwede mo siyang install. Kagaya nito, ito, yung HBO Go. Since wala kasing HBO Go na available sa Play Store,
So nag-install as app ko na lang yung HBO ko, nakagaya ng pinakita ko kanina kung paano siya install. So ayun. So yang ano nga pala no, kung nagtataka kayo ang HBO ko, medyo buggy siya. Hindi ko alam pa, hindi lang sa ano ha, hindi lang sa Chrome OS ha. Yung pag-browse mo talaga mabagal. Even yung app niya sa Android no, kung naka-smart TV ka, medyo mabagal din talaga. So yun, pwede mong gawin yan. Pwede kang mag-install ng app para ma-maximize mo yung ano mo, yung mga streaming platform mo. Kapag hindi siya available, mag-install ka na lang sa Google Chrome mo. And then, kung ano nga ba yung alternative natin sa mga ano, sa of course yung Microsoft Office. Bagamat ang Microsoft Office ay available naman sa Play Store. Available naman yan sa Play Store. Kaya lang mobile version yan. 'Di ba? May available naman din na WPS. Meron din yan sa ano sa web Chrome web store. Pero syempre hindi ganun ka ano eh, ka-optimize yung mga itong mga to na subukan ko na sa Chrome OS. That's why nag-i-stick pa rin ako sa kung ano yung meron kay Google. So ayan, yung G Suite niya, G Suite, ayan, pinagsama-sama ko na yan. Okay, kung hindi nyo pa alam, yung Google Docs, yun yung Microsoft Word alternative. Google Sheet, yun naman yung Excel, MS Excel alternative. At yung Google Slide naman, yun yung PowerPoint alternative. So ano pa yung iba dyan? May Google Drawing, may Google Keep. So ang gamitin ko naman halos lahat yan para lang sa slides. Hindi naman tayo nagpa-PowerPoint presentation. So ano pa yung mga dapat mo gamitin? Ito naman yung isa ko pang tip sa inyo, no? Bagamat gumagana naman ang Zoom via web browser, mas the best pa rin gamitin yung optimized na Zoom app para sa Chrome. So ang Google is Google and Zoom nag-create sila ng app na Zoom for Chrome, PWA or Progressive Web App. So ano yan, na mas optimize yan sa compare sa web browser, na sa web browser ka magana mag-zoom. Ito optimized to kasi andito yung mga latest features sa app kung gumagamit kayo ng app nito sa Microsoft Store or sa Android and iOS. So ito yung version nila for Chrome OS lang talaga. Then yan yung mga drawing apps. Ito hindi ko alam kung USI compatible to, no, sa book. Pero for painting sa bata, okay naman. Hindi na rin masama. Then ano pa, maano natin yung ano app. So yun lang muna siguro yung sa mga app, no. If ever meron kayong suggestion, suggestion na sa comment, no. Sunod naman tayo. So guys, ang ating 8th and final tip, i-sync nyo yung Android phone nyo sa Google Chromebook nyo. So paano nga ba siya? So bakit ko iaano to? Ayan. Punta lang kayo ng connected device. So sa akin, disable ko lang yan. Pero ayan, pwede kong i-activate ulit yan. My password. Magpe-pair na yan. Ayan.
So pwede mong ilagay yung messages mo diyan. So kailangan lang muna i-ano to. I-scan mo lang. So ayan, nakasync na siya. So yung scan nga pala kanina is for ano yun? Is for messages lang. Kung gusto mong isync lang yung messages mo dito. Pair with your messages and receive message. Okay, sa phone pala yun, sorry. Then okay, device pairing. Then saka pala i-scan yung QR code. Okay. So yan. Nakasync na yung messages mo dito. So, makaka-receive na to ng notification pag may nag-text sa'yo or nag-chat sa'yo. So, pwede ka rin mag-reply dyan if ever. So, pakita ko lang. Kunwari, chat ko yung landlady ko. Pwede kang mag-reply dyan. So, bakit nga ba dapat natin i-sync? So, if ever kasi nakalock yung phone mo, ay nakalock yung Google Chrome. Yan, try natin nakalock. So, kung activated yan, ang kailangan mo lang gawin is i-unlock mo yung phone mo. Then, it's either tap mo lang yan. Tap mo lang to. Yan, di mo na kailangan i-enter yung password mo. So, yun yung isa sa pinaka-convenient way. So, again, pag nakalock yan, ang gagawin mo lang is i-unlock mo lang yung phone mo. Basta naka-unlock yung phone mo, ma-unlock na rin yan. It's either i-tap mo, kung may touchscreen capability yung ano mo, yung Chrome OS mo, or just click it sa mismong account name. Yan. Ganun lang po. So, ganun lang gamitin yung Chrome OS. So guys, hanggang sa susunod na episode ng ating Atasha Family Gaming. So sana may nakuha kayong mga information kung paano gamitin yung ating Chrome OS. So madali lang naman, may konting learning curve at saka nasa Chromebook na naman lahat yung mga kailangan natin, lalo sa mga shortcut and even gesture. Kung may mga hindi pa ako nasabi, madali lang naman din malaman yun. So if ever nga pala, meron pa akong isa, no? Sa two gesture navigation ulit, sa two finger, just tap this in double, yun yung parang right click niya, no? And then sa app naman, yung ito pa pala sa kong recommendation, yung Photopea. So install as app mo lang yan sa web browser. Kung Photopea nga pala is yung ano natin, Photoshop alternative, since wala nga itong Windows app, mga Windows sa desktop app. So yun yung alternative natin. So kagaya ng Photoshop, halos pares lang din sila gumana, meron nga lang ads yun. So yun yung mga tip and tricks natin about
Chromebook kung paano siya gamitin. Sana may natutunan kayo. Hanggang sa susunod na episode, guys. And bye-bye!